Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad na Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas na Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Viva po ang Jesus Nazareno! Viva! Nasaan yung mga deboto? Parang hindi nyo na alam pa paano sumagot, ah. Ulit. Viva po ang Jesus Nazareno! Inulit nyo lang. Asa yung mga deboto na? Diba, pag viva po ang Jesus Nazareno, ang sagot nyo lang, viva! Ganun lang, inulit nyo yung pareho eh. Para masanay po kayo, no? Kasi ganyan po ang pamamaraan ng mga deboto, lalo na pag nagtitipon-tipon doon po sa kanyang dambana, no? Sa Basilica Minor ng Quiapo. Kaya hindi ko alam, no? Mukhang mga bago yata ang mga deboto dito sa Balagtas, no? Dito sa Borol Second. Uli na lang. Viva po ang Jesus Nazareno! Viva! Yan. Hindi lumakas tayo ng konti. Gutom ba kayo? Parang matatamlay kayo, no? Mainit, no? Mainit na. Pero sige po, tingnan natin. Kasi naririto po ngayon, tayo ay nasa 21 linggo ng karaniwang panahon. At sa loob ng 4 linggo, tayo po ay sinikap na pangaralan ni Jesus kung paano tayo sisigla, kung paano tayo magkakabuhay. Nagkaroon ng tanong nung nakalipas ng mga linggo, "Bakit niyo ba ako hinahanap?" Naririto sa harapan po ninyo ang imahin, isa sa mga replika ng poong Jesus Nazareno. At hindi lang yan, naririto rin ang isang replika ng kamay ng poong Jesus Nazareno mula sa Quiapo para isa-isahin po kayong sampalin mamaya. Para magising po kayo, no? Para matauhan tayo. Pero bukod po dito, sana mas maintindihan natin. Kasi yung tanong Jesus nung mga nakalipas na linggo, "Bakit niyo ba ako hinahanap?" Matapos sila na mapakain
Matapos silang maranasan yung pagpapakain ni Jesus, gamit lamang yung ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda, nakita ng mga tao itong kababalagang ito, kaya hinanap nila si Jesus at nang masumpungan, tinanong ni Jesus, bakit niyo ba ako hinahanap? Tanungin niyo ang katabi ninyo, bakit mo hinahanap si Jesus? Minsan di natin alam ang sagot, no? Wala lang. Andito lang ako, wala lang. Mumunta lang ako dito, nahila lang ako eh. Nakiuso lang ako eh. Yan, karamihan, di ba, pag may mga rally-rally, pag tinatanong mo, bakit kayo nagra-rally? Hindi ko rin alam eh. Nahila lang ako eh. Hindi ganun yung kailangan natin na maging pag-uugali. Dapat maging malinaw sa atin, bakit natin hinahanap si Jesus? Mamaya, bakit nyo hahawakan ang imahe ng Nazareno? Bakit kayo hahalik sa kamay ng poong Nazareno? Bakit? Bakit? Kasi ngayon, narinig natin, may mga alagad na tumiwalag. May mga alagad na tumalikod na. Babalikan natin ulit yung mga pangyayari. Sinabi ni Jesus, hinahanap niyo ba ako dahil nakakain kayo at nabusog? O hinahanap niyo ko dahil nakita ninyo yung palatandaan na ako nga ang anak ng Diyos, na ako nga ang Mesiyas? Alin sa dalawa? Kasi gusto nilang gawing hari si Jesus. O teka lang, malino ba sa inyo talaga kung ano ang gusto niyong mangyari? Pinaliwanag ulit ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. At sinabi pa rin niya, ang sino mang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, magkakaroon ng buhay. Tingnan niyo nga ulit yung katabi ninyo, buhay pa ba yan o ano ba? Matamlay. Eh, sinabi na ni Jesus, gusto mo bang sumigla? Gusto mo bang sumaya? Kulang ka lang sa kain. Eh, binibigay na nga ni Jesus, tuwing Linggo, magtipon-tipon tayo, pumunta ka dito. Alam niya, napagod ka mula Lunes hanggang Sabado, napagod ka. So ngayon dito, habang nagpapahinga, sige, tuturuan ka ni Jesus at pagkatapos yan, pakakainin ka ni Jesus. Ang problema, ang tigas ng ulo natin, ayaw mong kumain. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag ka nang mag-inarte. Diba, aarte-arte, pupunta ka dito, hindi ka naman kakain. Ano ang kailangan mo? Ano bang gusto mo? Ahawa ka dyan. Tapos, papahid mo na naman ganyan. Okay na, magaling na ako. Kumain ka. Pinapakain, ayaw. Ay, hindi ako karapat-dapat. Kaya nga sinasabi natin, di ba? Hindi ako karapat-dapat tumanggap sa iyo o magpatuloy sa iyo. At alam ni Jesus, at lalong kailangan mong kumain kung pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat, panghihinaan ka lalo. Minsan kasi yung mga solusyon sa problema natin, no? Alam mo naman yung pwede maging solusyon, ayaw mo lang gawin eh. Ano bang sagot sa pagpagod na pagod ka na? Eh di magpahinga, matulog ka. Si Jesus nga, natutulog din eh. Ikaw naman, ayaw mo magpahinga. Iisip ka ng isip, ng isip, ng isip. Nakakapagod yun. Pahinga lang. Ay, nung sagot sa kagutuman, eh di kumain. Huwag lang sobra. Tingnan yung katawan ng katabi ninyo. Huwag sobra. Mga sobra. Nagigas nyo ba? Yun nga lang, sabi po dito, sinasabi kasi ni Jesus, sariling laman, sariling dugo,
kainin ninyo, hindi maunawaan ng mga alagad niya. Hindi maintindihan ng mga sumunod sa kanya. At dahil hindi maintindihan, nag-alisan. Kaya, dahil ba dito, iiwan niyo na ako? Aalis din ba kayo? Minamaliit natin yung tinapay na naririto na mamaya ibibigay sa inyo. Hindi ko alam, no? Kung pwede ko nga lang tutukan kayo at pektusan bawat isa sa inyo, no? Pipila ka na nga lang, ayaw mo pang tanggapin. Anong gusto mo? Himala na naman. Eto na naman. Hahawak-hawak. Kahit yakapin mo yan, no? Eh, siyempre, tayo naman bilang deboto, naniniwala po tayo, no, sa mapaghimalang pagkilos ng Diyos. Pero higit dito sa mga imahin, yung sinasabi sa atin, tanggapin mo si Jesus. Kainin mo yung pagkain ibinibigay ni Jesus. Pero nasa sa inyo pa rin, no? Nasa sa inyo pa rin ang desisyon, nasa atin pa rin kung kakain tayo mamaya o hindi ako naniniwala dyan. Dito, naniniwala ako dito. Kaya maganda rin po na sa puntong ito, kung tinatanungin tayo, aalis ka ba o mananatili ka? Kasi sa unang pagbasa, no, sa aklat na ni Josue, ipinahayag sa pamamagitan ni Josue, pumili ka. Sino ba talaga ang sasambahin mo? Mga Diyos-Diyosan ba? O ang Panginoon? Kanino ka ba talaga sasamba? Sa Diyos ba? Yan nga, bakit ka ba naririto? Dahil gusto mo sambahin ang Diyos o hihingi ka na naman ng pera? Hihingi ka na naman ng mga material na bagay. Kasi mamaya, pipila kayo dito, ipapatong ito sa inyo, halikan ninyo ito. Eh, para bang sinasabi dito na i-renew mo yung iyong allegiance sa Diyos, i-renew mo yung inyong pangako sa Diyos, i-renew mo yung iyong katapatan sa Diyos. Lord, sa iyo lang ako, Lord. Ano, pag pinatong dito, mag-magic dito, may mga makukulay dito, magaling ka na. Pag pinagkaloob ang grasya ng Diyos sa iyo, nagumaling ka, gagaling ka. Pero paano kung pag sinabing, sandali lang, hintay lang? Mananatili ka pa ba o aalis ka na rin? Eh, maganda po, no, sa linggong ito. Kasi sa nangyayari din sa ating paligid ngayon, no? Marami po yung talagang nawawala yung loyalty, yung katapatan. Ang president nga natin at yung vice president, naglalaglagan na eh. Di ba? Nagiging questionable at para bang, ano ba, mahalaga pa ba sa atin na maging tapat? Mahalaga pa ba sa atin yung maging loyal tayo? Sabihin niyo nga po, tapat. Laksan niyo naman ang konti. Tapat. Mahalaga yung tapat. Yung katabi mo, kung tapat yan, masaya ang buhay ninyo. Kung yung kaopisina niyo, kapitbahay niyo, kung tapat, masaya tayo. Pero kapag na-invite natin yung behavior, yung character ng pagiging tapat, kahit anong mangyari sa atin, hindi tayo aalis sa Diyos. Yan, di ba? Yung salitang tapat. Tapat. T-A-P-A-T. Tapat. Pag binaliktad mo, tapat pa rin. Pero kailangan mo magdesisyon. Inihingi sa atin ngayon, matapos ipaliwanag ni Jesus ang lahat, kung magpapasan ba ng krus, kasi baka akala natin, kapag sumunod tayo kay Kristo, walang problema. Kala mo siguro, kapag sumunod ka kay Kristo, nagdebosyon ka kay Kristo, hindi ka magkaka-cancer, hindi ka magkaka-leukemia, hindi ka magugutom, hindi ka mawawala ng trabaho. Eh malinaw naman, susunod ba kayo sa akin? Kahit may corona, kahit may tining, kahit may krus,
Susunod ka ba? Eh, na nga, buo na. Pinutol pa nga natin. Susunod ka pa ba? Mamaya nyo po, sasagutin yan mamaya, no? Pero isang magandang paalala po ito, no, sa atin. At sana, katulad ni San Pedro, masabi rin natin talaga na wala tayong ibang pupuntahan. Wala tayong ibang salitang pwedeng masandalan, kundi ang mga salita ng Poong Jesus Nazareno. Ang kanyang salita ang magbibigay ng buhay sa atin. At gaya ng madalas na sinasabi ni Kristo, tanggapin natin siya, hindi lang basta sa imahin, sa itsura, kundi tanggapin natin siya sa kanyang katawan na ibinibigay sa atin. Amen?